At binabati natin ang ating mga bisita. We greet you all in the most precious name of the Lord Jesus. Those who are watching online, God bless you. At magpatuloy tayo sa pag-aaral ng kanyang salita. Dahil dito nakasalalay ang ating kaligtasan. Amen. Heaven and earth shall pass away, but His word will never pass away. Amen. So this morning, amen, I believe every one of us is ready for the word of God. Na napakahalaga, mga kapatid sa lahat, ay ang pag-ibig. Una sa Panginoon at pangalawa sa ating kapwa. Amen. That's the greatest commandment that Jesus gave us. Amen. To love God above all things and to love your neighbor as you love yourself. Napakaganda nung binasa ni Brother Robert kanina, scripture reading, 1 Corinthians 13. Actually, hindi kami nag-usap, but that will be one of the subjects na ating pong tatalakayin sa umagang ito. Basahin natin ang Biblia. Amen. Sa pamagat na ating paksa, love is the capstone. No matter what we do, amen, be sure to get love. Amen. Dahil kung wala tayong pag-ibig, sabi nga kanina, ay tayo ay walang kabuluhan. Without charity, without love, we are nothing. Amen. Sa 1 John chapter 4, verse 7 to 11, basahin po natin. Actually, to hanggang 12. Beloved, let us love one another. Amen. For love is of God. And everyone that loveth is born of God and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Herein is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sin. Beloved, if God so loved us, we ought to love one another. No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Amen. Basahin natin sa Tagalog ng malinaw ang ating scripture. Sabi po rito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, dahil ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Praise God. So, I want to speak about, you know, love this morning as the capstone. We know a capstone is something that seals, you know, a pyramid, you know. Pyramid hindi na selyuhan. You know, the Bible speaks about a cornerstone. Amen. And a precious stone, which is our Lord Jesus Christ. And we are the body of Christ. Tayo ang kanyang katawan. And without Christ, wala tayong ulo. We don't have a capstone. Jesus is our headship. So kung naglalakad tayo ng walang ulo, ano yun, mga kapatid? Delikado yun. So kailangan meron tayong ulo na ang ulo ng iglesia ay si Kristo. Amen. Kaya sabi ng prophet dito, we need to have the love of God in our hearts. Because this is a result of the message. When you believe the word, amen, the love of God will flow through your life. The love of God will manifest forgiveness, will manifest mercy to others, and grace extended to those who don't deserve it. Magkukote tayo, sabi ng prophet dito sa, do you now believe? If you want to be a real outstanding person in your church, sinong gusto mong maging outstanding? Wherever church you go to, you just fall in love with God with all your heart. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso.
Amen. And when you do that, sabi niya, pag ginawa niyo yan, madali na lang ibigin ang ibang tao. When you do that, you will fall in love with every member of your church and every member of everybody else church with all your heart. Nang buong puso, makaya mong magmahal, umibig, amen. Even your enemy, the Bible said, you love your enemy and pray for those who persecute you. Yan ang commandment ni Jesus Christ, mga kapatid. And we cannot ignore and we cannot fail to obey that. Amen? Because the word plainly states in Galatians, sabi pa niya dito sa desperation, in Galatians 5:6, he said that faith worketh by love. So kung wala kang love, hindi ka magkakaroon ng faith. Because love, amen, is the, sabi niya rito, the only way that you can have faith is have love first. You have to love God, then you can have faith in God. You have to love your brother and sister before you can have faith in them. Because after all, sabi niya rito, faith is love's incentive. So, ang pananampalataya, incentive pala yan, dahil sa pag-ibig mo sa Diyos. You came to God, you repented of your sins because you love God. You don't want to hurt Him. Ayaw mong masaktan ng Panginoon, kaya tayo ay nagsisi at naniwala sa Kanyang salita. Incentive, that's exactly what faith is. It's an incentive to love. If you don't have love, you cannot have faith. So mahirap pa lang, sabihin mo may faith ako, pero wala ka namang pag-ibig. So malinaw, kailangan mo muna ang pag-ibig para magkaroon tayo ng faith. So useless. You know, faith is the foundation. Yes, yung faith pinakababa. But love, amen, siya yung pinaka-capstone. Add to your faith, virtue. Mamaya puntahan natin ang stature of a perfect man. And so sabi ng prophet dito sa mensaheng The Seal of the Antichrist. Amen. We're message believers. That's why we quote the prophet. Try to be good to one another. Subukin nyo. Kung mahirap man, sabi niya, try. Give your best. Try to be good to one another. Not to be bad, but to be good. Try to shake hands and be friendly and nice. Amen. Maging mabuti tayo, maging mapapalakaibigan tayo. Tear down all the walls of partition around you. Basagin nyo na yung mga bagay na humaharang sa pagitan nyo. That is what? Malice. Alisin daw po natin ang malicia, indifferent, ungodly, ang hindi pagiging makajos o hindi banal. Tear it down. Amen. Alisin natin yan. Sabi niya, keep doing good to one another. Magpatuloy tayong gumawa ng mabuti sa isa't isa. No matter what. Amen. Walang mawawala sa iyo kung gumagawa ka ng mabuti. Nevertheless, kahit yung ibang tao, hindi suklian ka ng mabuti. Amen. Kundi gumawa ka pa rin ng mabuti. Every time you meet one another, make yourself be good to one another. Sa bawat pagtitipo natin, gawin mo ang sarili mo na mabuti, mabait sa iyong kapwa. Amen? Do we believe that? And the first thing you know, ang mangyayari, sabi niya, it will grow around you. Yung pag-ibig na yan ito'y lalago sa paligid mo and till a bundle of love will wrap you up. Hallelujah! That is the marking of God. Yan pala ang simbolo ng pag-ibig or ng Panginoon sa buhay natin. The mark, the identity of a Christian is love. No matter, sabi pa nga, sampalin ka sa kaliwa, di ba? Turn the other cheek. See? So, kaya makikita natin, ang Bible is always projecting love, mga kapatid. Not hatred, amen, not wrath, hindi puot o galit, kundi pag-ibig, pangunawa, pagmamahal, pagpapatawad. Yan ang sinabi ni Jesus, mga kapatid, sa John 13:4. Basahin natin hanggang 35. A new commandment, isang bagong kautusan. So, hindi sapat pala yung Ten Commandments. Dinagdagan ni Lord. A new commandment I give unto you. This is the 11th commandment as preached by our prophet. That you love one another. So, as I have loved you, that you also love one another. Ito na, yung identity. By this shall all men know, malalaman ng lahat ng tao,
that ye are my disciples, na kayo nga ay totoo kong mga alagad, if ye have love one to another. Huwag nating kalilimutan yan, mga kapatid, dahil yan po ay napaka-importante. Amen. So, masaktan man tayo, ang mahalaga, hindi tayo nanakit. Amen. Di baling tayo masaktan, ipagpasa Diyos natin kung may mga, amen, pinagdadaanan tayo ng mga problema, misunderstanding, see, because we know God will work all things together for you good if you love the Lord. Amen. So, we can find in the book of Revelation, na ito yung reklamo, this is the complaint of God to the first church age, to the Ephesian church age. Sabi ng Panginoon sa mga taga-Ephesians, nevertheless, I have somewhat against thee. Mayroon akong isang bagay na laban sa iyo. Ano yon? Because thou hast left thy first love. Dahil iniwanan mo ang una mong pag-ibig. Ano bang una nating pag-ibig? Si Lord. Amen. Pag iniwanan mo si Lord, there will be signs na manglalamig ka, mawawalan ka na ng interest, pumunta sa church. Yan ang mga sign na iniwanan mo ang una mong pag-ibig. Na lagi ka nang may sama ng loob, see? Sabi ni Lord, I have somewhat against thee. Na sabi niya, iniwanan mo ang unang pag-ibig. Kaya ang sabi niya, remember therefore, alalahanin mo, from whence thou art fallen, kung saan ka nalugmok, and repent. Magsisi tayo. And do the first work. Yung unang ginawa mo noon, nung bago kang tanggap sa Panginoon, ang init-init mo. Pero nasaan na ngayon? Amen. Try to do a self-reflection, a self-inventory. Mainit pa rin ba ako ngayon sa Panginoon? Anong nangyari? Bakit nalalamig ako? Nanghihina ako? Sabi ng Panginoon, balikan mo. Amen. Remember therefore where you have fallen and do the first works, or else I will come to thee quickly and will remove thy candlestick out of its place except thou repent. So, kung saan tayo nahulog, balikan natin yon, mga kapatid. Maaring may nagawa tayong kamalian, may nagawa tayong isang bagay na nagdulot ng kumbaga ay misfortune sa ating buhay. Alamin natin yon. Kasi patuloy, pagka lumiko ka at nawala ka sa tamang daan, amen, laging mali na yung magiging resulta yan. Kaya go back to that turning point kung saan ka naligaw, naliko ng landas, balikan mo yon at doon ka sa tuwid na landas, lumakad uli, pabalik sa ating Panginoon. Amen. That should be our decision, mga kapatid. Lord, search my heart. Kinanta natin kanina, di ba? Create in me a clean heart, O Lord. Amen. And sabi roon, tayo ay ibalik mo, Panginoon, sa iyong banal na presensya. Amen. So this is the greatest commandment na sinabi ng Panginoon. The new commandment according to Acts, or rather Matthew 22:37. Jesus himself said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Pag sinabing all thy heart, buong puso. With all thy soul, buong kaluluwa. And with all thy mind. So pag sinabing buong puso, pag Sunday, nandito ka. Dahil araw ng Panginoon niya. Nasa church ka, ibigay mo sa Panginoon. Hindi yung gusto lang natin kung kailan lang natin feel na gusto ko mag-church. And then magpapatutuo ka pa sa church, ang gandang-ganda na ang dinyabing ginawa ni Lord sa akin. Next Sunday, wala ka na naman. Nasaan na yung patutuo mo? Di ba? So, kailangan tayo ay consistent, mga kapatid, sa paglilingkod. Hindi natin pwedeng dayain ang Diyos, mga kapatid. We have to show Him that we are sincere. Hindi pakitang tao lang. Amen? So, and this is the first and great commandment. Ito ang una at pinakadakila. And the second is, like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Mahalin mo ang iyong kapwa, gaya na yung sarili. Kung anong treatment mo sa sarili mo, amen, ganun din dapat ang treatment mo sa kapatid mo, di ba? So, kung anong kinakain mo, share kayo, di ba? So, kahit katulong yan, kahit yan ay bisita, so, kung anong pabor na binibigay mo sa sarili mo, dapat ganun ka rin. Hindi dapat tayo selfish, mga kapatid.
Ayaw ng Diyos na tayo makasarili. Gusto natin tayo bukas palad na tumutulong. Inaabot natin yung mga may karamdaman, binibisita sa ospital. Amen. At inaabutan yung mga kapos sa buhay. Kung may sobra din naman tayo, di ba? So, on these two commandments, sa dalawang kautusan na ito, nakahang, sabi niya rito, nakasalalay ang lahat ng kautusan at ang lahat ng mga propeta. On these two commandments hang all the law and the prophets. So napakahalaga mga kapatid ang pag-ibig. You cannot underestimate the love that God is requiring from us. Okay, basahin ko yung binasa ni Brother Robert kanina and then we will explain it in detail. Amen. Sa 1 Corinthians 13, 1 to 3. Sabi dito ni Pablo, because in the last age there will be gifts. Magkakaroon ng mga gifts. We have 9 gifts, speaking in tongues and prophecy and gifts of vision and dreams and gifts of faith. Speak to this mountain, be moved. Pero sabi ni Paul, lahat yan baliwala kung wala kang pag-ibig. Love is more important than gifts. Basahin natin. Verse 1, though I speak with tongues of men and angels and have not charity or love, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Sabi niya rito, mangusap man ako sa pamamagitan ng iba't ibang wika, subalit kung wala akong pag-ibig, ako ay isang parang kalembang na bumabatingaw. And though I have the gift of prophecy, kahit may gift ka na pwede mong hulaan ang mangyayari in the future, or understand all the mysteries, maunawaan mo man lahat ng mga hiwaga ng Biblia, and all knowledge, marami kang versikulong alam, see, and all faith, I have all faith, and so that I could remove mountains, and have not love or charity, I am nothing. So, biruin mo yun, nothing, baliwala ang lahat ng yan. And though I bestow all my goods to feed the poor, kahit daw lahat ng pera mo, ipamigay mo sa mahihirap. Pero kung walang kahalong pag-ibig yun, pakitang tao lang. And though I give my body to be burned, kahit pala ipasunog mo ang sarili mo, pwede pala mangyari yun. And have not charity, it profited me nothing. Walang pakinabang pa rin sa akin. Kung ang ginagawa natin is not out of love. Could be just a form of godliness and denying the power thereof. The Pharisees were religious people. Amen. Maraming religious ngayon pero hindi makita ang love. Ibang religion sa pag-ibig. Religion is what you do for God. Amen. But love is God Himself in you doing the works through your life. Amen. So, isa-isahin natin ang description o characteristics ng tunay na pag-ibig. Umpisa natin sa verse 4, sa susunod na verse. The characteristic of love is, sabi dito, charity suffereth long. Sa Tagalog, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Ano ho bang mapagpahinuhod? Ito po yung, sabi rito, kaya mong batahin ang lahat ng pagsubok at mga pangapi ng ibang tao. It is the state of mind which can endure trials and oppression when oppression comes. So, ang pag-ibig may pagtsatsaga, mga kapatid. See, hindi tayo yung may string attached ang pag-ibig. Na pag ginawa mo to, gagawin ko to. Pag minahal mo ako, mamahalin din kita. Pero pag ayaw mo sa akin, ayaw ko na rin sa iyo. Hindi ganoon, mga kapatid. Mapagpahinuhod. Amen. Ibig sabihin, meron siyang long-suffering. Meron siyang cross-reference dito sa Ephesians 4.32. Sabi rito, with all, 4.2, brother, with all lowliness and meekness. Ito pala ay patungkol sa pagiging humble and long-suffering, forbearing one another in love. Pagpapahinuhod. Amen. Pangunawa. Si pagbibigay ng puwang na balang araw magbabago rin ito. Di ba? Hindi natin sinasara ang ating pangunawa sa sino mang tao na gumawa sa atin ng masama. Amen. Welcome pa rin naman sila sa buhay natin. Amen. Unless they change. Amen. They repent.
and ask forgiveness. Amen. Pangalawa, charity is kind. Sabi rito, may magandang kalooban. Kindness means gentleness. Amen. Tenderness, affectionate, not harsh, nor sour or ill-natured. Yung pala ang kind, mga kapatid. Hindi mainitin ang ulo, hindi magagalitin. Amen. Kundi siya ay tender. Tinawag ngang tender love and care. Amen. So Ephesians 4:32, that's the cross-reference. Sabi niya ni Paul, be ye kind to one another. Tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Kung paanong pinatawad ka rin ng Panginoon, gawin mo rin sa iba na matuto tayong magpatawad. Amen. So yan po ang mahalaga, mga kapatid. Ang pag-ibig ay nasusukat sa mga bagay na ito. Pangatlo, hindi nananaghili. Charity envieth not. Ano po bang envy? Yan po ay pagsiselos o pananaghili sa Tagalog. Jealousy. To envy is to feel jealous. Inggit, mga kapatid. Uneasy. To feel jealous, uneasy, or discontent at the sight of another person's accomplishment. So ikaw ay naiinggit sa mga tao na umaasenso o umuunlad sa buhay. Whether it be learning, magiging ito man sa edukasyon o karunungan, o kayamanan, but mas mayaman siya sa akin, ganito, beauty, maring naiinggit ka sa beauty niya, reputation, or success. So gusto mo laging ikumpara ang sarili mo sa iba. Amen. So kailangan natin iwasan ang mga bagay na ito. Amen. Huwag nating ikumpara ang ating sarili dahil bawat isa sa atin ay unique. Meron kang kakayahan na hindi nila kaya. Amen. Just be what you are. Huwag mong gayahin ang iba. Huwag kang maging copycat dahil hindi mo kayang gayahin. Sabi nga ni Prophet, I cannot be Billy Graham, I cannot be Oral Roberts, but they cannot be me as well. So kailangan natin ang isa't isa. Christianity is a teamwork. It's not a competition. Hindi ito paligsahan, mga kapatid. Amen. Lahat tayo ay lumalago. Iba-ibang level. Kanya-kanya ang proseso. Lahat tayo may problema. See? Kaya huwag nating kainggitan ang sinuman. Itong sabi ni Pedro, sinuportahan niya si Pablo dito sa 1 Corinthians. Sabi niya, put away all malice, all guile, and hypocrisy, and envies, and all evil speaking. Lahat ng pagsasalita ng masama laban sa kapwa, panlilibak, o ito pa na ay pangda-down, character assassination, see, things like that. Amen. Malice, alisin na daw po natin ito, pagkukunwari. So kailangan maging totoo tayo sa isa't isa. Amen. Praise the Lord. Amen po ba, mga kapatid? Glory to God. Pinag-aaralan natin to para i-reflect yung ating sarili. Hindi i-down ang sinuman, kundi this is a general study for everyone of us na matuto tayo. Amen. Bilang tao, amen, tayo ay, amen, mahina pa, tayo ay hindi pa perfecto, kaya kailangan natin pag-aralan ito. Meron akong nakitang post na nagsasabi na ang pitong signs, the seven signs or signs of a jealous person, at sabi niya, huwag tayong maging kagaya nito. So kung itong mga bagay nito nasa atin, itakwil natin ito dahil ayaw natin maging isang tao na mainggitin. Number one, sabi rito, jealous persons act nice to you, but really they are talking and gossiping about you behind your back. So delikado pala yung may mga ganitong espiritu pala na maganda sa harapan, nagtatawanan kayo, pero pagtalikod mo, bibirahin ka, sisiraan ka sa ibang tao para siya yung magaling. So, number two, jealous people will always try to compete with you and make you feel that they are better than you. So, laging, mas magaling ako dyan. So, may time ako, papakita ko ang galing ko, mas magaling ako dyan. So, may mga ganun ba ang espiritu? Competition. Mali po yun. Hindi tayo competition, cooperation po tayo. Tulungan ang Christianity, right? Amen? We're one body in Christ.
The eye cannot say to the hand, I don't need you, or the mouth to the feet. Lahat tayo ay suportahan, mga kapatid. Pangatlo, nakita ko, sabi rito, they rejoice when something bad happens to you, your pain gives them joy. Grabe palang espiritu, mga kapatid. Sa Diablo yung bagay na yan, na nagagalak sila kapag na may nangyari sa iyong masama. Kita mo na? Oh, buti nga sa kanya. So yung sakit mo o yung panghihina mo, kahinaan mo, ay parang kagalakan nila. So, mali pong espiritu yun, mga kapatid. Amen. Kundi kung mahina ang kapatid, tulungan natin. Huwag na natin sipain pa. Bagsak na nga. Ibabagsak pa natin. Kaya ito'y mga paalala sa atin. Pangapat, mga jealous person, they will constantly point all your negative things in your life. Na ganito ka, ganyan ka lang. Wala kang sinabi. And as if they don't see anything good about you. So, mga kapatid, napakahirap ng ganyang kasama. Na, amen, lahat na lang nakikita negative sa buhay mo. So, ang kailangan natin ay positive, mga kapatid. Encouragement. Amen. Ipalakasin natin ang isa't isa. Hindi yung ituro mo yung kahinaan niya, yung kawalan niya, yung kahirapan niya, yung kulang siya sa pinag-aralan. So, hindi po yan mga issue sa Kristiyano. No matter who you are, God loved you before the foundation of the world. Amen. Hindi niya tiningnan ang kahinaan ni Mary Magdalene. Hindi niya tiningnan yung kahinaan ni blind Bartimaeus. So, lahat tayo, mga kapatid, praise God, may kanya-kanyang sitwasyon, and your situation should glorify God. Naalala niyo yung bulag na pinagaling ni Jesus? Anong tinanong ng mga tao? Sabi nila, ano kaya ang dahilan kung bakit bulag siya? What is the cause of his blindness? Was it the sin of his parents? Or his own sin? Sabi ng Panginoon, di ba? Si wala sa mga yan, kundi ginawa siyang bulag mula kapanganakan para ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos ngayon na pinagaling siya ng Diyos. May purpose! Hallelujah! May purpose kung bakit ganyan ang sitwasyon mo. May blessing na darating sa iyo. May victory. Hintayin mo lang. Just wait. Amen. Don't compare with others. Mapo-frustrate ka lang. Dahil may taong magaling sa iyo, pero may tao ring mahina sa iyo. So, hindi pare-pareho. Number 5. Signs of a jealous person. They don't feel bad when they hurt you. And they have no intention to apologize. So, may mga tao pala na nasaktan ka na, ayaw pang mag-sorry sa'yo. So, kaya mahirap ito. Okay, pang-anim, they are happy when you share them your secrets because they will use it to blackmail you. Grabe pala ito, mga kapatid. So, kaya huwag ka basta-basta mag-share ng mga bagay na sa hindi mo pinagkakatiwalaan. Baka gawitin yun, baliktarin ka pagdating ng araw. And last but not the least, they laugh with you in the morning but plot against you in the night time. So, they cannot be trusted. So, we don't want such kind of spirit in the Christian community. In-expose natin to para wag nating gayahin ang mga bagay na yan. Not to down anybody, hindi to personalan, pangkalahatan po ito. Okay, balikan natin ang characteristic ng love. Sabi rito, charity vaunted not itself. Ang pag-ibig daw ay hindi nagmamapuri. Ano bang pagmamapuri? Sabi rito ng dictionary, not boasting of one's own excellences. Hindi ka nagmamayabang sa sarili mong mga abilidad or superiorities or talents or abilities or endowments. Magkaroon ka man ng yaman, magkaroon ka man ng sasakyan o bahay o mataas ang tinapos mo, huwag mong ipagmalakyan. Dahil kung wala si Lord, wala kang yan. You were born naked, wala kang dala sa lupa, wala ka ring madadala pag alis mo. See? Kaya nga, don't worry sa mga bagay-bagay na nawawala sa'yo. Dahil hindi naman sa'yo talaga dati yan. Binigay lang ni Lord. Remember Job? Anong sabi ni Job? Amen. The Lord give it. The Lord take it away. Blessed be the name of the Lord.
purihin pa rin siya. Amen? So, praise God, huwag tayong magtampo, magmaktol. Kung may mga nangyayari sa atin, kinuha ni Lord yung mga anak ni Job, pati asawa niya. Amen? Ay kinurse siya. Or sabi, why don't you curse God and die? Amen? Yung friends niya, he was taught or pinagsabihan siya na ikaw ay secret sinner. Pero Job was still positive in his life. Di ba? Sabi niya, Lord, though you slay me, yet I will trust you. Kahit ako pinahihirapan mo, Panginoon, kahit pinadadaan mo sa mga pagsubok, magtitiwala pa rin ako sa iyo, Panginoon. Amen? Kaya ba natin yan, mga kapatid? May tiwala ka ba sa Panginoon na kaya niyang ayusin ang sitwasyon mo sa buhay mo ngayon? Amen? Bakit pa tayo nandito kung ang Diyos natin ay hindi kaya ang mga bagay na yan, mga kapatid? We serve a God that supplieth all our needs. Amen. A God that will provide all your needs according to His riches in glory. Kumapit tayo sa Kanya, mga kapatid. So, ang Kristiyano ay hindi mayabang o mapalalo, mga kapatid. Sabi ng Romans 1:30, proud and boasters. Kagaya ng mga Pharisees, they thought they were holy. But Jesus said, you look like whited sepulchers full of dead man's bones. Ang itsura nyo parang mga nicho, ang gagara sa labas, pero punong-puno ng mga kalansay sa loob. Yun ang sabi ni Lord, di ba? Kaya sabi sa Proverbs 27:2, let another man praise thee. Hayaan mong ibang pumuri sa iyo, huwag kang magbuhat ng sarili mong bangko. Let another man praise thee and not thine own mouth, a stranger and not thine own lips. Hayaan mo makita ng ibang talent mo. See, and just do it for the glory of God. Gampanan mo yung function mo sa katawan ni Kristo. Amen. It's not you, it's Him that make it this way. Even Jesus said, it's not me that doeth the works, but it's my Father that dwelleth in me. He doeth the works. So wala tayong ginawa, mga kapatid. See, wala tayong achievement unless God uses you for His glorification. Dapat yung ginagawa natin para sa kapurihan ng Diyos, hindi kapurihan ng ating sarili. Amen. Yan ang ginawa ni Lucifer. You know, Lucifer was the right-hand angel in heaven, but he was puffed up. Amen. Siya ay naging palalo. He wanted worship. And he said, I will be like the Most High. So, delikado yung spirito na yun ni Lucifer. Na ngayon, gustong maging sikat, maging the best among the best, the rest. See, hindi tayo, amen, naghahangad ng ganoon, mga kapatid. Ang after natin, mga kaluluwa, na madala kay Kristo, mapalago sa pananampalataya, mapagtibay sa mensahe na ito, mga kapatid. Amen. So, ang tunay na pag-ibig pala ay hindi nagmamapuri. Charity is not puff up. Ito yung word ginamit sa Bible. Puff up. Hindi mapagpalalo. Puff up means inflated opinions of oneself. Inflated. Yung opinion mo sa sarili mo, pinalalaki mo. Na parang ikaw na yung magaling. Masyadong mataas ang tingin sa sarili. Hindi tayo dapat maging ganun. Mapagpakumbaba tayo. Ano man ang abutin mo. Marami ka mang mensahe na basa. Amen. Ano man ang tinatamasa mo sa buhay na karangyaan, si huwag tayo maging palalo. Amen. Dahil anytime pwede kunin ni Lord sa'yo yan. Pwede niyang bawiin yan. Amen. Praise God. Kaya sabi ni Paul sa Philippians 2:3, let nothing be done through strife and vain glory. Vain glory, yung glory sa sarili mo, vain yun, di ba? But in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Ariin mo na ibang tao mas magaling kaysa sa'yo. Di wala kang problema ngayon, di ba? Humble ka lang, low profile. Pero alam mo sa sarili mo na may talent na binigay si Lord sa'yo. But you recognize others and you are not jealous. Amen. But you want to complement. Gusto mong tulungan. Amen. Gusto mong makipag-harmonize, di ba?
sa isang gawain na tulong-tulong lahat tayo. He mentioned Romans 12:3. I say to every man that is among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Proverbs 16:5, everyone that is proud in heart is an abomination in the Lord, or to the Lord. So kaya mga kapatid, ang Diyos, amen, pinagpapala niya yung humble. Sabi nga, di ba, he that humble himself shall be exalted, not by you, but by God. And he that exalted himself shall be abased. Amen. Ibababa tayo ng Panginoon kung nakikita niya. Look at Saul, you know. King Saul was the first king of Israel. Nagmataas siya. Amen. Gusto niya patayin si David. He was jealous of David because David killed 1,000 and he killed 500. So the people were praising David. Nagselos siya, mga kapatid. Gusto niyang patayin si David. What about David? One time when Saul was sleeping in the cave, David had a chance to kill him, but he just cut part of his cloth. And then, lumayo siya, sumigaw siya, Saul, Saul. Nung nakita siya ni Saul, galit na galit, pinakita niya yung damit. Yung punit na yon, na tinabas niya doon sa damit ni Paul, ni Saul. Sabi niya, parang pinaparating niya, I had a chance to kill you. I had a chance to put you down, but I did not do it. Because the Lord said, amen, hurt not the oil and the wine. Amen. The anointing. Respect the anointed man of God. Amen. Hallelujah. Alam niya na may pahid si Saul. He was called the king, but later on, dahil sa kanyang pride, dahil sa kanyang jealousy, amen, bumagsak po siya, mga kapatid. So, let's move on to verse 5 of 1 Corinthians 13. Ano na pong sabi rito? Charity doth not behave itself unseemly. Hindi siya nag-uugaling mahalay. Ano yung bang mahalay? Ano bang behaving unseemly? Being careful to avoid every form of evil in language sa pananalita, in dress sa pananamit, or immoral acts. Hindi siya. Oh, ang pag-ibig ay hindi nagsasalita ng mga mahahalay o namumuhay ng may kahalayan, sabi rito. See? Kundi kabanalan ang makikita sa kanya. Amen. It was also said in Ephesians 4:29, sabi ni Paul, let no corrupt communication proceed out of your mouth. Ano ba yung mga corrupt? Mga bulok, mga salita na hindi makakabuti, kundi makakasira sa iyo at sa ibang tao. But that which is good to the use of edifying. Yung lumalabas sa ating mga bibig, sabi rito, ay hindi mahalay, kundi mga bagay na magpapatibay. Magpapalakas doon sa mga nakakarinig. That it may minister grace unto the hearer. Amen po ba, mga kapatid? Nandiyan pa ba tayo? Amen. Praise the Lord. Whatever we say or do, in everything that you do in word or in deed, do it all in the name of Jesus Christ and for the glory of God the Father. Yan ang sabi ng Biblia. Let's move on. Konti na lang ito. Charity seeketh not her own. Ang pag-ibig, hindi niya hinahanap yung pansarili lamang. Praise the Lord. So, hinahanap niya ang kabutihan para sa lahat. Amen? Seeks the welfare of others with self-denial. Di bali na siya, hindi siya masunod. Hindi na siya mapagbigyan basta yung ibang tao masaya. Amen? Personal sacrifice. Kaya niyang i-sakripisyo yung kanyang sarili sa kapakanan ng ibang tao. Kung alam niya na masisiraan ang isang tao, hindi na siya magsasalita para sa kasiraan ng isang kapatid niya. Yan ang seek it not her own, but for others. And toil, sabi rito, nagbabata siya. Naghihirap siya kahit siya inaapi, siya ay maaring minamaliit, pero sabi rito, kaya niyang pagtagumpayan ang lahat ng yan. Philippians 2:4, sinuportahan ito ni Pablo sa Philippians, look not every man on his own things. Huwag ka lang
laging inaatupag mo yung para sa sarili mo. But every man also on the things of other. Kundi alalahanin mo ran yung ibang tao. Hindi ito ibig sabihin pakialaman mo yung ibang tao, kundi tulungan mo sila sa anumang mga problema nila. Amen? Praise the Lord! Seek it not her own. Hindi pang sariling benepisyo. Hindi personal na interest lang ang ginagawa niya, kundi gusto niyang makatulong. Amen. Mapalago ang ebanghelyo dito at sa iba pang mga lugar. Amen. Then charity, sabi rito, is not provoked. Hindi nayayamot. Hindi mayayamutin. Hallelujah. Slow to anger or wrath. Amen. Madalas guilty tayo sa bagay na ito. Madalas mainitin ang ulo natin, di ba, bilang tao. Not likely to take offense readily. Madalas, pag na-offend tayo, di ba, kapag salita tayo ng masama, nag-aaburido tayo, nag-alboroto. Pero sabi rito, not easily provoked to anger. Amen. Maging kalma ka lang, relax. Kahit pinagsasamalitaan ka ng masama, iniinsulto ka na, just keep your peace. Sabi ni Lord, di ba? Anong sabi niya? Be still and know that I'm God. I'm able to protect you, to preserve you. See? Kaya sabi ni Paul sa James, o sabi ni James pala, sa 1:19, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, mabilis makinig, but slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. Ang pagkagalit ng tao, hindi ito nagdudulot ng katuwiran na nagmumula sa Diyos. So, kaya, praise God, ito ay isang paalala sa atin na maging mahinahon tayo sa lahat ng bagay. Madalas yan ang nagiging cause ng mga di pagkakaunawaan ng mga mag-aasawa. Di ba? Nagsisinghalan. Amen. Padalos-dalos. Di ba? Kaya, ang dapat gawin natin, maging mapagpakumbaba tayo. Kung isa mainit, ikaw pakumbaba. Di ba? Dahil kung apoy na yan, babanggain mo pa ng apoy, lalong masusunog ang pagsasama nyo. Amen. Kaya sabi rito, hindi tayo dapat mayamot. Amen. Hindi tayo madaling ma-provoke to anger. Amen. So that's love. Napakaganda ng mga description ni Paul dito sa Corinthians. Ito pa, sabi dito, charity thinketh no evil. Hindi inaalumana ang masama. Hindi nag-iisip ng masama sa kapwa. Hindi nag-iisip ng ikakasira ng kanyang kapwa. Amen. So, one who loves, ang isang tao na nagmamahal will not be malicious or disposed to fault-finding. Does not attribute evil motives to others. So sabi ng prophet, di ba? Hindi tayo pumunta sa church para maghanap ng kamalian. Dahil kung ang kamalian ang hinahanap po, napakarami ituturo ni Diablo sa'yo. Ayan, may tagas nga yung dingding eh, di ba? So lahat yan makikita kung ano-anong mga problema, pati tao, lugar. Pero hindi yan ang tinitingnan natin. Yung iba nga, sa barong-barong lang nagpupuri, sa ilalim ng punong kahoy, nagsasambay. Buti nga tayo, may building tayo, naka-aircon pa kayo. Di ba? So praise God, mga kapatid! Hallelujah! Huwag tayo mag-isip ng masama sa kapwa. Yan ang pag-ibig. Ingatan mo, proteksyonan mo ang iyong kapatid. Sabi rito ng Genesis 50, Joseph said, but as for you, he was talking about his brethren who sold him to Egypt. Ye thought evil against me, but God meant it unto good. Pinag-isipan mo ako ng mali, ng masama, pero ang Diyos, amen, ginawa niya ito para sa ikabubuti. Hallelujah! Kung may nangyari sa iyong ganyan, kapatid, may nag-isip sa iyo ng masama, amen, darating ang araw na yan ay para sa ikabubuti mo. Gagawin ng Diyos, amen, kaya niyang baliktarin, baguhin ang sitwasyon sa buhay mo. He can change the atmosphere. He can change your situation. Pinagdadaanan mo lang yan, pero pag nakadaan ka na dyan, amen, maligaya ka na, masaya ka, mga kapatid. Hallelujah! Praise the Lord! So naman, pinagdadaanan mo, kapatid, daanan mo lang, huwag kang manatili dyan. Amen! Huwag kang tumambay dyan, daanan mo.
Amen. Manatili kang positive. Amen. Looking always for hope and faith in the Lord. Okay, konti na lang. Sabi rito, Corinthians 13:6, charity rejoiceth not in iniquity. Ang pag-ibig ay hindi nagaganap or nagagalak sa kalikuan. Amen? So, we ought not to rejoice over the faults of others. Hindi tayo masaya sa kamalian ng ibang tao. Kundi, ang desire natin is ipanalangin sila na magbago, na magkaroon ng change of mind. Yun ang sinabi sa Romans 10, verses 1 and 3. Brethren, Paul said, my heart's desire and prayer to God for Israel. Bakit? What happened to Israel? They crucified their Messiah. So sabi ni Paul, Lord, ang panalangin ko para sa Israel ay maligtas din sila. That they might be saved. For they being ignorant, naging ignorante sila, of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Hindi sila sumunod sa katuwiran ng Diyos. Nasaan ang katuwiran ng Diyos ngayon? It's through His Son, Jesus Christ. Eternal life is in His Son. Amen. But Israel, amen, rejected their Messiah. So, ginawang masama ni Pablo. Hindi niya kinurse o sinumpa ang Israel dahil Israelita din siya. So, bagkus ang panalangin niya, Lord, maligtas din sila na gaya namin. So, ganun po ang prayer natin sa ibang tao, kamag-anak natin, kahit yung mga bumabatikos sa atin, ang prayer natin, Lord, iligtas mo sila, huwag mo silang pabayaan na mapariwara. Amen. So, hindi tayo nagagalak sa mali, sa kalikuan. Gusto natin na maitama. Love is corrective, sabi ng prophet. Then, it says here in 13:6, charity rejoiceth in truth. Ang pag-ibig, nagagalak siya sa katotohanan. Amen? Hindi sa kamalian. Sa katotohanan, mga kapatid. Happy in knowing the truth, acknowledges and respects the gifts and callings of God vested unto His servants. So, ang mabuting bagay, ang mabuting balita, ang mga mabuting manggagawa ng Panginoon, amen, nagagalak tayo na pinadala sa atin sila. In 3 John 1:12, nakita ko ito, si Demetrius. Sabi rito ni John, Demetrius hath good report of all men and of the truth itself. So, ang kapatid natin yan, may mabuting, reputasyon sa lahat ng tao at dala-dala niya ang katotohanan. And yeah, we also bear record, and you know that our record is true. Ang ating patotoo ay katotohanan. So dito po tayo sa mensahe. Ito ang katotohanan sa huling kapanahunan. We rejoice in the message of the hour. Because this is the truth taking us away from all creeds and dogmas. Amen. Nagagalak tayo kung bakit tayo nandito. Amen. Bakit tayo pumasok sa mensahe, nakita natin ang mali, nakita natin ang hindi karapat-dapat. So, amen. Tinanggap natin ang mensahe sa huling kapanahunan. This is the truth and the truth shall set you free. Magpapalaya sa inyo ang katotohanan. Kaya i-embrace natin ang katotohanan. Huwag nating pakakawalan. Malapit na tayo. Sabi rito, charity beareth all things, lahat ay binabata. Si ang pag-ibig, kaya niya ang lahat. Kaya nga ang sumpaan. What is the vow in marriage? Till death do us part. In sickness or in health, for richer or for poorer. Diba? So, ano man ang mangyari, amen, magbabata tayo. You and me against the world. Amen? Ang mahalaga ma-preserve ang inyong pagsasama. That's true marriage. There's no option of divorce or separation. Pag nag-asawa kayo, hindi nyo inisip ang paghihiwalay. Amen. Kasi kaya nyong batahin ang lahat ng bagay sa hirap at ginhawa hanggang kamatayan magsasama kayong dalawa.
So hanapin mo yung tao na ganun, na makakasama mo. Pagtsatsagaan mo kahit meron siyang mga kahinaan, kamalian. See, kasi ang kasalan, amen, till death do us part yan. Hindi isang kanin na mainit na sinubo na isusuka pag napasok. Amen? So, kaya sabi rito, marunong tayo. As much as possible, resolve, seek to resolve faults and imperfections of others. So, kung may mga kamalian, ang sino man sa atin, amen, ang ating gawin ay tulungan siya na maitama, maituwid. Amen. Magkaroon tayo ng pangunawa at pagbabata sa mga bagay-bagay sa ating pamilya. Because we're one blood, the royal blood of Jesus Christ. Amen. Dugo tayo ng Panginoon. Kahit yung anak mo makulong, bibisitahin mo yan sa kulungan kasi dugo mo yan eh. See? Ganun din tayo. Yung prodigal son, nagkamali. Pero inihintay siya nung tatay niya araw at gabi na manumbalik. Amen. Inihanda ang mga, ang baka, ang piging, at singsing, at balabal para pag isang araw bumalik siya, amen, ay tatanggapin siya ng buong puso. The same thing with God. It's a parable showing to you that God the Father is waiting for you. Mapariwara ka man, lumayo ka man, magkasala ka man, ang Diyos ay bukas palad na naghihintay sa pagbabalik mo sa Kanya. Hallelujah. That's our God. Mercy is not yet over. Habang nandito pang bride, habang di pa nagra-rapture, mga kapatid, amen, inahanap pa niya yung mga puling binhi na tatawagin sa kawan ng Diyos. Bahagi ka sa gawain na yan, kapatid. Huwag mong isipin na okay ka na, save ka na, mara-rapture ka na, isipin din natin yung iba. Because the great commission is to go into all the world and preach the gospel. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be condemned. Di na natin problema yung hindi tumanggap. Ang gagawin natin, just broadcast the word to all. Hindi mo obligasyon na magligtas ng tao. Ang obligasyon natin, ipangaral lang ang ebanghelyo. Just share the word. It's not our obligation to save them. But the Word of God, amen, has the power to quicken the seed of God that's predestinated in this age. Amen. Love covereth a multitude of sin. Amen. And then, sabi rito, ang pag-ibig ay naniniwala sa lahat na magiging maayos ang lahat. Lahat ay pinaniniwalaan. Kaya nga nasabi kanina ng prophet, faith is love's incentive. And Jesus said, if you can believe, all things are possible to him that believe. Maniwala lang tayo. Huwag tayong magda-doubt. Don't doubt. Don't complain. Don't worry. But just believe that all things, amen, are for your own good and for your sake that God makes it. Charity, hope it, all things, lahat ay pinaniniwalaan or inaasahan, rather. Lahat ay inaasahan niya para sa ikabubuti niya. Love is not hopeless, love is persistent. Kung mahal mo ang isang tao, amen, ipaglalaban mo siya. Persistent. You still believe, amen, na darating ang araw na magiging maayos ang lahat. Ayan. So, magiging perseverant tayo. Sabi dito na sa Salmo, for in thee, O Lord, do I hope. Ang aking pag-asa nakasalalay sa iyo, Panginoon. Thou will hear, pakikinggan mo ko, O Lord my God. Amen. So, manghawakan tayo, mga kapatid. If you're praying for something at hindi pa dumarating, one day, God will make it manifest. Amen. It will be tears of joy. Kung ngayon, tears of sadness, one day, tears of joy ang darating sa iyo. Hallelujah. Pag-iyak ng kagalakan. You cannot explain the joy and the glory that God has prepared for you. Sabi nga, doon sa kabilang buhay. Hindi lang sa kabilang buhay, pati rito. Okay? Sabi rito, endureth all things. Lahat ay tinitiis. Love is patient. Does not murmur nor complain. Romans 8:28, we know that all things work together for good. So ganun lang mga kapatid. Huwag mong isipin na ang nangyayari sa iyo ay kamalasan sa buhay. Amen. O kaya, pinapalo ka ng Diyos. See?
Sometimes God corrects us, but not all unfortune or misfortune is because that God hates you. God loves you. But sometimes God has to allow things to come to you to perfect you. Para tayo, amen, sakdalin. Kaya sabi nga ni Paul, di ba? Trials are a normal part of life. See? Ang trials, ito ay more precious than gold to you. Amen. So, kaya, pagtiisan natin. Amen. Merong pabuya. May reward. There's a reward. Sabi ng Panginoon, He that overcometh shall I grant to sit with me in my throne. So, the word endureth, amen, means to overcome. All trials, all persecutions, and all things that are negative in our life. And finally, basahin natin yung dulo nito at magtatapos tayo. Sabi po rito, sa 8, charity never faileth. Ang pag-ibig kailanman hindi pumapalya. But whether there be prophecies, they shall fail. Yung mga hula, sabi rito ay papalya sila. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Pag tumanda tayo, nagka-memory loss na tayo, knowledge shall vanish. For we know in part, and we prophesy in part, but when that which is perfect, what is that perfect? Love. Pag dumating na yung sakdal, yan ay ang pag-ibig, is come, then that which is in part shall be done away with. So sabi nga, yung pagiging isip bata natin, mawawala na yan. Sabi ni Paul, when I was a child, I thought, I spoke as a child, but now I become a man. Amen. So sabi niya, I become mature. Amen. I speak as a man. So, there is no fear in love, sabi ng Bible. Pag tayo nagmamahal, amen, wala tayong takot. Amen. Kasi kahit sirahan mo ako, mahal pa rin kita eh. Ano yung kakatatakot ko? Diba? Kahit sampal-sampalin mo ako, kahit ano pang gawin mo sa akin, love kita eh. See, there's no fear. Amen. Diba? Praise God. But perfect love casteth out fear. Ang sakdal na pag-ibig, nag-aalis lahat ng takot. Natatakot ka na iwanan ka ng asawa mo? No, perfect love ang meron ka sa kanya. Mahal ko siya. Diba? Sabi nga nung babaeng sister natin na kinasal sa isang lasenggo, sa isang bagong convert na brother, na bata pa siya, mas matanda doon sa brother, sabi niya, nung makasal sila, sabi niya, mahal, alam ko na bata ka pa. Darating ang mga tukso sa buhay mo. Darating na baka iwanan mo ko, baka lumayo ka, pero itong lagi mong alalahanin, ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi magmamaliw. Lumayo ka man, bukas ang pinto ko para sa iyo. Amen. Saktan mo man ako, patatawarin kita. See, ganun mga kapatid, ang tunay na pag-ibig. Hallelujah! Praise the Lord! Walang kondisyon. Unconditional love. Kung hindi mo pa kayang gawin yon, huwag ka munang pakakasal. Diba? Huwag ka mag-asawa. Kasi mahirapan kung ikaw lang ang masusunod, ikaw lang ang palaging tama, amen, hindi kayo magkakasundo. So, kung kaya mong magpakumbaba, amen, kaya mong umunawain ang iyong asawa, then, amen, you're the right partner in life para sa brother or sa sister, kung sino man yan. Okay, I will close with a quotation. Amen, before, sabi niya the prophet dito, it will take perfect love to enter into heaven. Hindi faith, hindi knowledge, perfect love ang bagay lamang na makakapasok doon. Okay, basahin natin sa Beyond the Curtain of Time, 1961. Sabi niya, I am more convinced, kumbinsido ako, than ever in my life that it will take perfect love to enter that place. Ang tanong, may perfect love ka na ba ngayon? Kaya mo bang magpatawad? Kaya mo bang magpahinuhon? Do you have perfect love? Ask yourself. Sabi niya, in that place, there was no jealousy. Walang inggitan doon. No tiredness. Wala nang kapaguran. No sickness. Wala nang sakit. No old age. Wala nang pagtanda. No death. Only supreme beauty and joy. Di ba yan ang gusto natin? Kagalakan. Amen. That's what we're seeking for. Amen. Peace in the valley. So, kaya sabi niya, whatever you do, ano man ang ginagawa mo, lay aside everything. Isang tabi mo lahat.
everything else until you get perfect love. Ano man ginagawa mo, isang tabi mo yan hanggat hindi mo nakakamtan ng sakdal na pag-ibig. Amen. Sabi niya rito, get to where you can love everybody, even your enemy, every enemy. So get to that place where you can love everybody. Meron ka ba bang hindi malab o kayang mahalin dito? Meron ka ba bang sama ng loob? Sabi ng prophet, get to that place where you can love everybody, even every enemy. My, praise the Lord. That's the greatest test, mga kapatid, of a Christian. No matter if the plane is rocking, kahit sumakay ka daw sa aeroplano, at ito ay dumaan sa maraming unos, see, you don't worry. Because why? You have perfect love. The lightning is flashing, kahit kumikidlat sa labas, or the guns of the enemy are pointing at you. Tinutukan ka ng baril. See, these things do not matter. Get perfect love. Hallelujah. Baliwala yung mga yan. Ang mahalaga, may perfect love ka. Look at Joan of Arc. Look at those who were crucified and burned at stake during the Dark Ages. Amen. They did not fight their way out. Amen. Binigay nilang sarili nila kay Jesus. Look at Stephen. Binato siya ng binato hanggang mamatay. See, but he was smiling and nakikita niya bukas na ang durungo ng langit at hinihintay na siya ng Panginoon sa kabilang dako. Amen. So if you are not saved, sabi ng prophet, kung hindi ka paligtas, accept Jesus Christ as your Savior now. Huwag mo na ipagpaliban. Tanggapin mo na si Lord kasi siya ang pag-ibig na kailangan mo. God is love. If you have not been baptized in water, be baptized now. If you have not received the baptism of the Holy Spirit, receive it now. Press on. Sabi, magsumikap tayo. Press on to that perfect love which will take you to that beautiful and joyful place beyond the curtain of time. Amen. Nawa makita sa atin ang perfect love na yan, mga kapatid. That no matter, balibalik to rin ka man, ikaw man ay hamakin, ikaw man ay saktan, amen, iwanan man ang lahat, pero may pag-ibig ka pa rin. Amen. That's Jesus Christ in your life. And finally, ito ang sabi rito, sa ating pagtatapos, I would like to call on the musicians now because we'll be singing after this. Sabi ni Pedro, maliban dito, beside this, giving all diligence, the word diligence, persevere, persistent, add to your faith, virtue. So una, faith, and then virtue, add to virtue, knowledge, add to knowledge, temperance, add to temperance, patience, add to patience, godliness, add to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity. Yan ang pinakamataas, charity, which is love. From faith to love, sabi ni Paul, ni Pedro, isuot nyo ang bagay na ito. Idagdag nyo. If these things be in you and abound, nananagana ang bagay na ito sa buhay mo, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful. Hindi ka gagawin ito na baog o walang bunga in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sa kaalaman at sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, amen. This is the last day's message. Amen. Though you have the faith to move all mountains, but without love, we are nothing. So sana mga kapatid, magkaroon tayo ng perfect love na yan. Paubayan nyo sa Panginoon anumang problems sa buhay nyo. Commit it unto God. Surrender whatever you're going through. Don't let bitterness, the root of bitterness, conquer you in your heart. Don't let wrath, anger, and jealousy possess you. That's of the devil. But give everything to God. Magiging masaya ka, magiging maluwag ang buhay mo, ang iyong pakiramdam mo. Amen. Kapag ang mga bagay na sinuko mo sa Panginoon, hindi ka pumapasok sa church na nakasimangot o malungkot. Amen. Halatang halata kung may problema ka eh. See, hindi ka nga makapag-amen. Makikita sa mukha mo, hindi ka masaya sa word eh. Amen. Parang ganun-ganun ka lang sa church. So, kaya kailangan mga kapatid, we have to focus on the love of God and on the love for one another. Tumayo tayo mga kapatid. Hallelujah.
Glory to God. I would like us to sing this song, Here I Stand. Amen. Dito tayo nakatayo. Sa salita, sa biyaya, sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Let's sing this and worship the Lord. Thank Him for His Word. Amen. Hallelujah. Why do they live? Isn't this message still the same? Why do they sing? For something more than simplicity, why do they turn their backs on you? Turn their backs on you, oh Lord. Why do they yearn? Something more. Your truth is what I follow.